Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig na wagas at totoo ay walang halong pagdududa at pag-aalinlangan. At kapag ito'y nahanap mo sa isang tao ay daig mo pa talaga ang nanalo sa loto. Ikaw kabarangay, naranasan mo na ba ang umibig ng wagas? Sa panahon ngayon ay mahirap na raw ang makahanap ng true love. Pero ang tanong ay hinahanap ba talaga ang pag-ibig o kusa itong dumarating? Paano ba natin masasabi na totoo ang pag-ibigan ng dalawang tao? Yan ang masasagot natin ngayong araw sa ating kwento na pinadala ni Estrella. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Estrella. At sa mga nakaraang araw ay binahagi ko po sa inyo ang kwento ni Sol at Luna, ang dalawang pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Taong 1970s noong unang nagkakilala sina Sol at Luna, na noon ay parehong sawi sa pag-ibig. Naging magkaibigan sila, nagkamabutihan at kalaunan ay pumasok sa isang relasyon. Ang pagsasamang nabuo sa pagitan nila ay nakabuo ng isang masayang pamilya na punong-puno ng pagmamahal. 1983, noong pinanganak ni Luna ang kanilang bunso na si Benilda. Tatlo ang naging anak nila Sol at Luna, Papa Dudut. Sina Amanda, Victor at Benilda na kahit papaano ay napalaki nilang mag-asawa sa pamamagitan ng hirap at tiyaga. Kinailangang tumigil noon ni Luna sa trabaho para mabantayan ang kanyang mga anak na noon ay puro bata pa. Si Sol ang kumayod para sa kanilang pamilya ng ilang taon. Kahit naman papaano ay hindi man mayaman ay hindi nagkulang sina Sol at Luna sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Pareho silang lumaki sa hirap kaya naman ayaw daw nilang iparanas sa mga anak nila ang kasalatan sa buhay na pareho nilang pinagdaanan noon. Ipinangako nila sa isa't isa na magpupursige silang dalawa para buhayin at ibigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya, sa hirap man o sa ginhawa. Luna? Luna, gumising ka na dyan. Oh, nandito ka na pala. Anong oras na? Mag-aalas 10 na. Bakit dito ka pa sa sala natulog? Hinihintay kasi kita. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Yung mga bata? Kanina pa sila tulog. Bakit ngayon ka lang umuwi? Nag-imbita yung mga katrabaho ko na kumain sa labas. Ayun, nagkaayaang uminom. Napasabak ako nang wala sa oras. Kaya pala amoy alak ka? Hindi naman ako masyadong naglasing. Eh bakit pala kayo kumain sa labas? May nag-birthday ba? Wala naman, pero may maganda akong balita sa'yo. Ano yun? Napromote ako. Talaga? Oo. Kanina lang ako sinabihan. Hindi ko alam na isang buwan na pala nila kaming sinusubaybayan. Yung boss namin sa factory, nung isang buwan pa pala nagpasa ng resignation letter niya. Ako yung napili niyang pumalit sa kanya kasi ako raw yung marami ng pinagdaanan sa trabaho. Nakakatuwa naman! Congratulations, Sol! Salamat! Nakakaiya naman kung di ko pagbigyan yung mga katrabaho ko kaya lumabas na kami. May rason naman pala kung bakit ka ginabi. Marapat lang din na magdiwang ka. Alam ko kung gaano ang pagod mo sa trabaho. Kaya masaya ako na sa wakas napansinan nila ang pagiging tapat mo sa trabaho. Kaya nga eh, nagulat din ako pero salamat talaga sa Diyos at ako yung pinili nila.
Dahil dyan, ipagluluto kita. Gusto mo pa bang kumain? Wag na. Bukas na lang para sabay-sabay tayo ng mga bata. O sige. Tara na, matulog na tayo. Sandali lang. May sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Napag-isip-isip ko lang. Paano kung magtrabaho na kaya ulit ako? Paano yung mga bata? Hindi ko naman sila iiwan. Dito ako sa bahay magtatrabaho. Paano mo gagawin yun? Magluluto ako ng mga ulam na pwede nating ibenta sa mga kapitbahay natin. Wala rin naman akong ginagawa rito. Bakit hindi natin subukan? Pwede rin naman. Hindi ka ba mapapagod niyan? Ikaw na nga ang naglilinis dito sa bahay, nag-aalaga sa mga bata. Tapos gusto mo pang magtrabaho? Madali lang naman yung mga gawain dito sa bahay eh. Tsaka mabuti na yung may pinagkakaabalahan ako, lalo na at mag-isa lang naman ako rito sa bahay kapag nasa eskwelahan na yung mga bata. O sige, maganda nga yan. Maglalabas ako ng puhunan natin para dyan. Kahit tatlo o apat na putahe lang bilang panimula. Sigurado ako bebenta yan. Masarap ka pa namang magluto. Sana nga. Para kahit papano, eh may pandagdag tayo ng gastusin dito sa bahay. Para na rin makapag-ipon tayo para sa mga bata. Susuportahan kita basta masaya ka sa ginagawa mo. Salamat. Halika na, matulog na tayo. O sige, halika na. Papadudod, unti-unti ay binuo nila Sol at Luna ang mga pangarap nila sa buhay. Mula sa 30 putahe ng ulam ay dahan-dahang lumago ang negosyong yon ni Luna. Nagustuhan ng mga kapitbahay nila ang mga lutong bahay nito. Mabilis na kumalat kung gaano kasarap ang niluluto ni Luna. Kaya naman maging mga katabing barangay nila noon ay nagpupunta pa sa kanila para bumili ng ulam. Sa mabilis na pag-usbong ng kanyang negosyo ay isang maliit na karinderya ang naipatayo ni Luna. Noong mga panahong yon ay nasa grade school na ang mga anak nila Sol at kahit papaano ay masaya si Luna na sabay niyang napupunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak at natutulungan ang kanyang asawa sa pagkayod para sa kanilang pamilya. Mabilis na dumaan ang 10 taon. Naging tahimik at matiwasay naman ang buhay nila Sol at Luna. Wala silang gaanong naging problema dahil pinanindigan nila ang pangako nila sa isa't isa na magmamahalan sila ng tapat at magtutulungang may taguyod ang pamilyang pinapangarap nila. Sa loob ng mga taong yon ay isang bagay ang pinag-ipunan ni Sol para kay Luna. Bilang asawa ay nais ni Sol nabigyan si Luna ng maayos na kasal. Kaya naman kahit natagalan ay sinikap niya itong tuparin sa mismong 10th anniversary nilang bilang mag-asawa. Magandang umaga. Gising ka na pala. Magandang umaga rin. Halika na, kumain ka na. Kumusta tulog mo? Maayos naman, napasarap nga eh. Tingnan mo, tinanghali tuloy ako ng gising. Dibale, wala ka namang pasok sa trabaho ngayon eh. Pumasok na ba yung mga bata? Oo, sinundo na sila ni Mang Cardo kanina pa. Halika na, sabayan mo na akong kumain dito. Gusto mo ng kape? Ipagtitimpla kita. Ako na. Kumusta na pala? Nakahanap ka na ba ng gagawa sa ipaparenovate mo sa pwesto? Oo, may nakausap na ako. Sasamahan ko sila mamaya sa pwesto para i-check yung kusina. Tapos ipapaayos ko na rin yung harap ng karinderya. Pwede rin kasi maglagay ng lamesa doon para may makainan yung ibang customer. Mukhang dumadami na talaga ang mga suki mo ah. Madami na talaga. Kaya nga mukhang kailangan ko na rin ng kasama doon eh. Maghanap ka ng kasama mo. Yung pamangkin ni Aling Tessa dyan sa may kanto, naghahanap yata ng trabaho yun. Talaga? Makausap nga mamaya. Itanong mo, baka pwede siya. O sige, dadaan ako doon mamaya. Ano palang plano mo ngayong araw? Mamamalengke, tapos diretso na ako sa karinderya. Ba't mo natanong? Paano kung magpahinga ka rin ngayon? Ngayon? Bakit naman? Sayang yung kikitain eh. May sorpresa kasi ako sa'yo eh. Ha? Anong sorpresa naman yan? Pikit ka. Anong pakulo na naman to, Sol? Pikit ka na.
Oh, heto na, nakapikit na. Amin na yung kamay mo. Ayan. Teka, sinusuotan mo ba ako ng singsing? Pwede ka nang dumilat. Singsing nga! Ibinili mo ako ng singsing? Para saan? Anong okasyon? Hindi lang yan basta singsing. Eh ano? Luna, gusto sana kitang pakasalan ulit. Ano? Nagpo-propose ka ba? Oo. Alam ko na masyadong mabilis yung nangyaring pag-iisang dibdib natin noon. Gusto ko ngayon, sa simbahan naman tayo ikasal. Sol! Huwag kang mag-alala. Matagal kong pinag-ipunan to. Sabi ko sa sarili ko na hindi ako makakapayag na hindi tayo ikasal sa simbahan. Hindi mo naman na kailangan gawin to eh. Pero gusto ko, kaya nga ako nag-ipon eh, para sa araw na to. Kaya tatanungin ulit kita, Luna. Katulad ng tanong ko sa'yo, 10 taon na ang nakakalipas. Gusto mo ba akong pakasalan sa 2nd pagkakataon? Oo naman! Pakakasalan kita kahit ilang beses pa! Kung ano ang kilig na naramdaman ni Luna noong sinagot niya si Sol noong mga bata pa lamang sila, ay ganun pa rin daw ang kilig na naramdaman ni Luna noong hiningi ni Sol ang mga kamay nito para magpakasal sa 2nd pagkakataon. 3 buwan ding pinaghandaan ng mag-asawa ang kanilang kasal sa simbahan. Kasamang mga anak, malalapit na kaibigan, katrabaho at pati na rin ang mga dating amo ni Luna na magulang ng namayapa nilang kaibigan na si Patricia, ay muli silang sumampa ng kanilang pagmamahalan sa harapan naman ng Diyos. Pagkatapos ng milestone nilang yon, ay nagpatuloy ang pag-usbong ng pamilya ni Sol at Luna Papadudot. Pinagtulungan nilang palakihin ang kanilang mga anak ng mabuti, may galang at takot sa Diyos. Masasabi ng dalawa na lubos silang pinagpala dahil sa patuloy na pagdating ng grasya sa kanilang buhay. Ang karinderya business ni Luna ay lumago. May punto nga noon na siya ang mag-cater sa mga malalaking events tulad ng kasal at birthday. Nang mga panahong yon ay naisipan ni Sol na mag-resign na sa trabaho para matulungan ang kanyang asawa sa lumalaking negosyo ng kanilang pamilya. Ang karinderya nila ay lumaki at naging restaurant. Sa pamamagitan ng business nilang yon ay maayos nilang napag-aral ang 3 nilang anak. Lahat sila ay nakapagtapos sa kolehiyo at nakahanap ng kanya-kanyang trabaho. Mabilis na lumipas ang mga taon, Papa Dudut. Hanggang sa hindi nila namamalayang isa-isa nang nagkakapamilya ang mga anak nila. Papa Dudut, na unang nagkapamilya ang panganay nila Sol at Luna na si Amanda. 18 years old lang siya noon nang nabuntis siya ng kanyang boyfriend at ako po ang naging bunga ng pagmamahalan nilang yon. Sa kasamaang palad dahil mga bata pa ay iniwan si nanay ng kanyang dating nobyo. 5 taon nang lumipas ay nakahanap naman siya ng panibagong lalaki na nagmahal sa kanya. Sa edad na 23 ay bumukod si nanay kasama ako at ang naging stepfather ko. Dahil doon ay malimit ko lang noong makita ang Lolo Sol at Lola Luna na pawang nasa edad na 50 anyos na noon. Hindi na po ulit nagkaanak ang nanay Amanda ko. Dahil kalaunan ay napag-alaman nilang baog ang stepfather ko. Yon ang kalimitang rason kung bakit lagi nag-aaway ang mga magulang ko noon. Hindi ko alam kung bakit pero ang pagiging baog ang ginawang dahilan ng stepfather ko kung bakit siya nang bababae. Hindi nagtagal ay nilayasan niya kami at mas pinili niyang sumama sa ibang babae, Papa Dudut. Sa loob ng 10 taon ay mag-isa akong inalagaan ni Nanay Amanda hanggang sa naisipan nitong maging OFW sa UAE. Dahil walang mag-aalaga sa akin ay iniwan ako ni Nanay kina Lola Sol at Lola Luna. 15 years old ako noon, Papa Dudut, nung iwan ako ni nanay. 3 taon siyang nagtrabaho sa ibang bansa bago kami nakarinig ng masamang balita mula sa pinagtatrabahuhan niya. Huh?
Sol, nakausap mo na ba yung employer ni Amanda? Oo, kakatawag lang nila sa akin. Anong sabi? Kailan makaka-uwi ang anak ko? Inaayos na raw nila yung mga papeles. Iuwi nila ang mga labi ni Amanda agad-agad kapag na-approve na nila ang lahat. Ay, Diyos ko! Ang anak ko! Ano ba kasi nangyari sa kanya? Ang kwento ng employer niya, nadulas daw siya sa hagdan habang naglilinis. Maayos naman daw siyang bumangon. Hindi naman nabagok o kung ano. Tapos, pagkalipas ng ilang minuto, bigla na lang siyang nawala ng malay. Inatake na pala sa puso. Wala ba siyang kasama doon? Dapat itinakbo agad siya sa ospital. Yun naman daw ang ginawa nila. Eh kaso, hindi na raw siya nakaabot sa ospital ng buhay. Ang bata pa niya, Sol. Ang hirap tanggapin. Kalmahin mo muna ang sarili mo. Baka mamaya ay may mangyari din sa'yo kapag hindi ka huminahon. Namatay yung anak natin. Paano ako kakalma? Sakalang ako kakalma kapag nahaggan ko na ulit siya. Kailanman, hindi ko inakala na mas mauuna pa ang anak ko kaysa sa akin. Napakasakit bilang ina. Na ako pa ang maghahatid sa anak ko sa huling hantungan niya. Alam ko. Mahirap para sa isang magulang na makita ang mga anak na mas nauuna pang pumanaw kaysa sa kanila. Masakit, pero kung hanggang doon na lang talaga ang ipinahiram na buhay ng Diyos sa kanya, eh kailangan nating tanggapin yun. Ang hirap lang talaga. Sol, pauwi na natin siya. Oo, nakikipag-ugnayan na ako para maibalik natin siya dito sa atin. Nakausap mo na ba ang mga kapatid niya? Alam na ba nila ang nangyari? Nakausap ko na si Victor kanina. Papunta na sila rito kasama yung pamilya niya. Si Benilda naman hindi pa sumasagot ng tawag. Baka nasa trabaho pa siya. Susubukan ko ulit siyang tawagan mamaya. Sabihan mo siya para makaluwas agad sila. Manggagaling pa naman sila sa malayo. Oo. Paano pala natin sasabihin kay Estrella yung nangyari? Nakauwi na ba siya? Mamaya pa yun makakauwi galing sa eskwelahan nila. Mga alas 5 na siguro yun makakauwi. Tatawagan ko na rin ba siya? Huwag muna. Hayaan mo muna siya makauwi. Mas magandang malaman niya ang balita ng personal. Baka mamaya, kung ano pa mangyari sa kanya sa daan kapag sinabi natin sa kanya na wala na ang nanay niya. O sige, sino ang kakausap sa kanya? Ako na ba? Ikaw na lang. Mas matibay ka. Hindi ko kayang sabihin sa apo natin na nangyari. Iniisip ko pa lang. Naiiyak na naman ako. Sige, ako na lang ang haharap sa kanya pagka-uwi niya. Naaawa na talaga ako sa batang yun. 2 beses na iniwan ng tatay. Nalayo sa nanay. Tapos ganito pa ang mangyayari. Nandito naman tayo para sumalo sa kanya eh. Hindi naman natin siya pababayaan. Alam ko naman yun. Nalulungkot lang ako para sa kanya kasi napakabata pa niya para makaranas ng ganitong buhay. Napakabait niyang bata para dumaan sa ganitong klase ng pasakit. Kaya kailangan nating magpakatatag para sa apo natin. Iparamdam natin sa kanya na kahit ganoon man ang kinahantungan ng lahat, nandito tayo na masasandalan niya. Palagi lang tayong nandito na pwede niyang matakbuhan. Kakauwi ko lang galing sa eskwelahan noon, Papa Dudut. Pagod at stress ako noon sa mga requirements ko noong sinalubong ako ni Lolo Sol mula sa labas ng bahay. Inaya niya akong umupo sa tapat habang pinagmamasdan naming pareho ang kulay orange na kalangitan. Hindi ko alam kung bakit pero noong mga oras na yon ay nararamdaman ko kaagad ang lungkot sa boses nito. Pinag-usapan namin ang kalagayan ni nanay sa ibang bansa at kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinalam niya sa akin na wala na ang nanay ko at para akong sinaksak sa puso noong marinig ko ang mga nangyari, Papa Dudut. Natagalan,
bago na iuwi ang mga labi ng nanay ko. Pagka-uwi niya sa Pinas ay pinaglamayan namin siya ng isang linggo bago inilibing. Teenager pa lamang ako noon, Papa Dudot, pero pareho na akong nawala ng magulang. May tatay ako na noon ay may sarili ng pamilya at nanay na binawian ng buhay dahil sa pagkayod sa ibang bansa. Simula noon ay sina Lolo Sol at Lola Luna na ang tumayong nanay at tatay ko. Ipinagpatuloy nila ang pagpapalaki at paghubog sa akin para maging isang mabuting tao. Ako ang naging katuwang nila sa kanilang restaurant at ito ang pangunahing pinagkuna namin ng pag-aaral ko. Nung makagraduate ako ay agad akong naghanap ng trabaho, Papa Dudut. At dahil sa magandang credentials ay agad naman akong nakuha sa trabaho. Nandito na po ako. Oh, apo. Kumusta ang lakad mo? Mano po, Lola. Maayos naman po. May good news po ako sa inyo. Ano yung good news na yan? Nasaan po si Lolo? Nasa likod. Kinukumpuni niya yung lababo. Teka, tatawagin ko. Sol! Sol, halika rito! May balita raw sa atin si Estrella. Ano ka mo? Tinatawag mo ba ako? Ang sabi ko, magpunta ka rito. Kasi may ibabalita sa atin tong apo mo. Nandiyan na ba si Estrella? Sandali, papunta na ako dyan. Oh, Estrella, ano yung balitang sinasabi nitong lola mo? Ang good news ko po sa inyo, nakakuha na po ako ng trabaho. Talaga? Congratulations kung ganun. Sabi ko naman sa'yo, papasakay. Oo nga po, tama po kayo, Lo. Wala ka kasing bilib sa sarili mo. Nung simula pa lang, alam ko na nakukunin ka agad nila. The best ka kaya. Sus, ikaw nga tong kinakabahan para sa apo mo eh. Hindi ah. Basta apo, lagi mo tong isipin. Proud na proud kami sa'yo. Tama ang sinabi ng lolo mo. Kami ang numero unong tagahanga mo. Maraming salamat po, Lolo Sol, Lola Luna. Kung nandito lang po sana si nanay, sa tingin nyo, magiging proud din po kaya siya sa akin? Oo naman. Noon pa man, proud na sa'yo ang nanay mo. Tama. Manang-mana ka kaya sa kanya. Pareho kayong palaban at madiskarte. Madami mang pagsubok ang pagdaanan, lagi kayong nakakaraos. Katulad ng lola mo. Sobrang dami ng pinagdaanan niyan, pero lahat ng problemang hinarap niya, nalampasan niya lahat ng yun. Ngayon alam mo na kung kanino ka nagmana. Sa inyo po. Pero may isang bagay po kung hindi namana sa inyo. Ano naman yun? Yung masarap na pagluluto. Kahit anong gawin ko, hanggang ngayon takot pa rin akong humarap sa kalan. Ayun lang. Na-trauma na rin siguro ako ng bata ako. Natalsikan lang ng mainit na mantika, ayaw na ulit humawak ng kawali. Isipin mo, hindi ka takot sa dugo pero takot ka sa kumukulong mantika? Oo nga po eh. Nga po pala, may inuwi akong merienda natin. Hulaan niyo po kung ano. Ano yan? Pansit! Amoy na amoy ko eh. Opo, pansit bihon po. Ang talas talaga ng pang-amoy niyo, lo. Ako pa ba? E paborito yung lutuin ng lola mo nung araw. Dapat nagsabi ka na lang para ipinagluto kita ng pansit. Eh hindi ko na po kayo masusurpresa kapag sinabi ko sa inyo. Kung sa bagay nga naman. Ihahanda ko lang po to para makakain na tayo. Diyan lang po kayo ha. O siya, sige. Tikman nga natin yan kung mas masarap kaysa sa pansit ng lola mo. Aba syempre, mas masarap yung sa akin. Maaga man akong nawala ng mga magulang ay sobrang thankful pa rin ako, Papa Dudut, na nandyan sina Lolo Sol at Lola Luna na sumalo sa akin. Ginabayan nila ako at tinulungang abutin ang mga pangarap ko. Gusto ko noon na bago pa man maubos ang oras nila sa mundong ito, ay makabawi man lamang ako sa kanila.
Napapansin ko kasi na habang tumatanda si na Lolo Sol at Lola Luna ay dumadami na rin ang mga nararamdaman nila sa katawan nila. Isang rason kung bakit mas pinili kong maging nurse ay para ako naman ang mag-alaga sa kanilang dalawa pagdating ng panahon. Pagsapit ng taong 2020 ay doon na po nagbago ang lahat. Sa hindi inaasahan ay nag-lockdown ang buong mundo at bilang frontliner ay nalayo ako kina Lolo Sol at Lola Luna. Yun na siguro ang pinakamahabang panahon na hindi ko sila nakitang pareho. Mahigit 8 months rin akong nagstay sa quarantine para hindi ko sila mahawahan ng COVID-19. Mabuti na lamang at sinamahan sila ng pangalawa nilang anak na si Tito Victor. At kahit papaano ay nakahinga ako dahil may kasama sila sa kasagsagan ng pandemic. Yun nga lang papadudot sa hindi malamang dahilan ay biglang nahawahan noon ng virus si Lolo Sol. Halos bumagsak ang mundo ko noon. Noong nalaman ko mula kay Tito Victor na naka-quarantine noon sina Lolo Sol dahil nag-positive ito sa COVID-19. Mabuti na lamang at kakilala ko ang mga nurse na nagbabantay sa kanya. Akala ko noon ay mawawala na sa amin si Lolo Sol dahil karamihan sa mga senior na nahawahan ng virus ay hindi na nakakaligtas. Pero palaban si Lolo, Papa Dudut. Nilabanan niya ang sakit niya kahit na mag-isa lamang siya. Nakagagawa naman ako ng paraan noon para mabisita siya para kahit papaano ay malaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban niya. Labis na nalungkot noon si Lola dahil sa nangyari kay Lolo. Gabi-gabi raw siya noong umiiyak. Matagal na panahon silang nagkahiwalay at dahil sa paghihiwalay nilang yon ay naapektuhan ang kalusugan ni Lola. Palagi raw siyang walang ganang kumain at lagi lamang daw siyang nakahiga at hindi lumalabas ng kwarto. Ayon kay Tito Victor ay natatakot daw si Lola noon dahil alam niyang simulat sa pool, lagi na siyang namamatayan ng mahal sa buhay at hindi raw niya alam kung ano ang gagawin niya kapag kaming dalawa ni Lolo ay mapahamak ng dahil sa COVID. Halos 2 buwan ding nanatili sa ospital si Lolo bago siya nag-negative sa sakit. Milagro nga raw na nakaligtas siya sa COVID. Siguro ay dahil na rin sa pagmamahal niya kay Lola. Kaya siya lumaban. 2 linggo pa siyang nag-quarantine para masiguradong wala na siyang virus bago siya muling pinauwi sa bahay, Papa Dudut. Lo, good morning! Oh, Apo! Nandito ka pala! Mano po, kumusta na po kayo? Maayos naman ako. Bakit ka nandito? Wala ka bang trabaho ngayon? Wala po. Ako po ang naglakad ng results nyo. Oh, ano raw ang sabi? Makakauwi na ba ako? Negative na po, Lo. Pwedeng-pwede na kayong makauwi. Mabuti naman. Isang araw pa talaga eh, mababaliw na ako sa kwartong to. Wala na akong ibang ginawa kundi magmuni-muni buong araw eh. Protocol po kasi eh. Kailangan makasiguro na wala na talaga kayong virus bago kayo pauwiin. Kung paano ko ba kasi nakuha yung sakit na yan, eh hindi naman ako lumalabas. Yun nga po ang nakakatakot sa COVID eh. Hindi natin alam kung paano natin nakukuha. Baka siguro yung mga groceries na naiuwi ni Tito Victor, pwedeng may droplets ng taong may sakit. Baka nabahing sila o umubo, tapos na-transfer sa mga bagay-bagay. Basta, huwag nyo na pong isipin yun. Ang mahalaga, magaling na kayo. Mabuti naman kung ganun. Ikaw ba? Maayos ka naman ba sa trabaho? Nakakapagod, nakakadrain. Pero kailangan magtrabaho eh. Halos 24 hours na kami nagtatrabaho sa dami ng mga apektado ng sakit na to. Mag-ingat ka. Inumin mo rin yung mga vitamins na ipinapainom sa akin. Ang sabi nung nurse na nagbabantay sa akin, lagi ka raw maghugas ng kamay. Opo, huwag po kayong mag-alala. Alagang-alaga naman po kami sa ospital. Kahit napagod kami, marami pong binibigay sa aming vitamins, alcohol at kung ano-ano pa. Kumakain ka naman ba? Parang pumayat ka. Kumakain naman po ako. Alagaan mo yung kalusugan mo.
Sobrang hirap magkasakit. Opo. Ikaw ba ang maghahatid sa akin sa bahay? Hindi po. Tinawagan ko na po si Tito Victor. Siya po ang magsusundo sa inyo. On the way na po siya. Eh yung lola mo, kasama ba siya sa magsusundo? Naku, hindi po. Mahirap palabasin si lola ngayon. Eh baka siya pa ang sumunod na mahawaan. Basta po, kapag nakauwi na kayo, huwag na muna kayong labas ng labas ha. Nag-aalala ako sa lola mong yun eh. Ang hirap daw pakainin. Matigas ang ulo. Namimiss na daw po kasi kayo eh. Araw-araw daw siyang nag-aalala sa kalagayan niyo. Hindi naman ako makatawag mula rito kasi ang hina ng signal. Oo nga po eh. Kaya bumawi na lang po kayo kay lola pagka-uwi ninyo. Si Tito Victor po tumatawag. Sandali lang po ha. O sige. Hello Tito? Nandito na po kayo? Sige po, bababa na kami ni Lolo. Lo, nandito na yung sundo nyo. Ready na ba lahat ng gamit nyo? Oo, kaninang umaga pa nakaayos ang lahat. Ah, sige, tara na po nang makauwi na kayo. Amin na po yan, ako na pong magbubuhat ng gamit ninyo. Salamat. Ikumusta nyo na lang po ako kay Lola. Sabihin nyo sa kanya na kumain siya ng marami at mag-take din ng vitamins ha. Makakarating. Eh, ikaw ba? Kailan ka makakauwi? Wala pa pong kasiguruhan eh. Ayoko rin naman pong pauwi-uwi galing sa ospital kasi mas lalong risky. Konting antay na lang po, malalampasan din natin to. Sana nga maawa na ang Diyos sa atin. Halika na po. O sige. Kahit papaano ay mabilis din namang nakabawi si Lolo Sol sa kanyang kalusugan. Doble kayod ako noon papadudot para mabantayan sina Lolo at Lola at para hindi na maulit ang nangyari. Kung noon ay nakabalik na sa dati si Lolo, si Lola naman ay kapansin-pansin ang pagbabago nito. Bumaba ang timbang niya at nag-iba na ang pakikitungo niya sa mga tao. Para bang malaki ang naging epekto ng paghihiwalay nila ni Lolo dahil sa mga nangyari. Naging makakalimutin si Lola Luna papadudot dahil siguro ilang buwan din siyang nanatili sa bahay at walang masyadong nakakausap. Nagsara ang restaurant nila kaya wala din siyang pinagkakabalahan ng mahabang panahon. Ang malala ay nawalay pa sa kanya si Lolo noon kaya siguro ay maraming nabago sa kalusugan ni Lola. Nung una mga simpleng bagay lamang ang nakakalimutan nito. May pagkakataon noon na sa halip na sukang ilagay sa niluluto niya ay toyo ang naibubuhos nito. May panahon din na lagi siyang nakakawala ng gamit o di kaya ay nagsasaing siya nang wala sa oras. Papadudot mas lumala pa ang sitwasyon ni Lola Luna. Sa puntong minsan ay nakakalimutan na niya ang mga pangalan namin. Akala namin noon ay humihina na ang memorya niya. Dahil tumatanda na ito pero nung ipatingin namin siya sa doktor ay napag-alaman naming meron na pala siyang demensya. Si Lola papadudot. Sol! Sol, nasan ka? Tulungan niyo naman ako! Nasaan na ba kayo, Sol? Lola? Lola, nandito na po ako. Ano pong ginagawa niyo dito sa likod bahay? Eh, tulungan mo ko. Hindi ko alam kung nasaan yung bahay namin. Hindi ako makauwi. Nandito po kayo sa bahay, Lola. Hindi! Hindi ito yung bahay namin eh. Anong nangyari? Sino yung sumisigaw? Si Lola po. Sol, nandyan ka lang pala. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap. Mag-isa lang ako rito. Nandun ako sa harap ng bahay. May inaayos ako. Anong ginagawa mo rito sa likod? Hinahanap ko yung kubeta. Hindi ko alam kung nasaan. Lola, kung kailangan niyo po ng tulong, tawagin niyo po kami para masamahan ka namin. Nasa loob po yung CR. Samahan ko na po kayo. Ayoko. Ayokong pumasok dyan. Bakit po? Alam mo ba kung kaninong bahay yan? Baka mamaya magalit pa yung may-ari. Lola, bahay po natin to. Dito po kayo nakatira. Hindi ganitong bahay namin.
Bahay natin to, Luna! Halika na sa loob, ako na ang sasama sa'yo. Hindi natin to bahay. Bakit pa mas magaling pa kayo sa akin? Halika na, Sol. Umuwi na tayo. Lola, sa tingin niyo po, nasaan po ba kayo ngayon? Aba, malay ko! Nagising na lang ako na nandito ako. Nasaan na ba tayo? Nandito nga tayo sa bahay. Bahay mo to. Tayo ang nagpatayo nito. Hindi mo na ba maalala? Ako ba'y pinaglololoko mo, Sol? Paano tayo magkakabahay ng ganito kalaki? Mahirap lang tayo. Pinag-ipunan natin tong bahay na to. Tayo mismo ang nagpatayo nito para sa mga anak natin. Eh sandali. Nasaan na pala yung mga anak natin? Nasaan na si Amanda? Si Victor, baka lumabas na naman yun ng bahay, ha? Lo, uminom na po ba siya ng gamot? Hindi pa. Mamaya pa dapat siya iinom. Lumalala na yata yung demensya ni Lola. Hindi na niya maalala na dito siya nakatira. Teka, sandali. Anong ginagawa mo, Luna? Iihi ako. Kanina pa ako naiihi eh. Huwag ka dyan! Nasa loob yung… Hayaan niyo na lang po. Ako na lang pong maglilinis nito mamaya. La? Okay na po ba? Kung tapos na kayo, pumasok na po tayo sa loob. Sino ba kasi ang may-ari ng bahay na to? Bakit tayo nandito? Bagong bahay ba to nila Patricia? Opo, bahay po nila to. Gusto niyo po bang tignan sa loob? O sige, nasaan ba si Patricia? Gusto ko siya makausap. Luna, matagal nang patay si… No, hayaan mo na lang po. Sa mga ganitong sitwasyon, ang dapat nating gawin, eh sabayan na lang natin si Lola. Hindi natin malalabanan kung anong tumatakbo sa alaala niya ngayon. Natatakot lang ako. Paano kung isang araw, hindi na rin niya ako maalala? Hayaan niyo po. Babalik din po ang mga alaala niya kapag nakainom na siya ng gamot niya. Ano la? Pasok na po tayo? Oh, sige. Hanggang ngayon ay wala pa rin lunas para sa demensya, Papa Dudut. Pero may mga available naman pong mga gamot para makatulong sa sintomas nito. Simula noon ay nanirahan na si Tito Victor kasama ang pamilya nito sa bahay para mabantayan nila si Lola tuwing nasa trabaho ako. Tinuruan ko sila kung ano nga ba ang dapat gawin para hindi lumala ang sakit ni Lola. Kapag wala ako sa trabaho ay ginagawa ko naman ang lahat para matulungan si Lola na gawin ang dating routine niya sa araw-araw. Tulad ng pagwawali sa harapan ng bahay tuwing umaga at pakikinig ng barangay love stories tuwing tanghali. Sinasamahan ko rin siyang magluto at manood ng teleserye sa gabi. Minsan hinahayaan ko siyang magkwento tungkol sa nakaraan niya. Paborito niyang ibinabahagi sa akin ang mga araw na magkasama sila ni Lolo Sol. Naikwento rin niya sa akin ang first love niyang si Manuel at ang best friend niyang si Patricia na pareho nang sumakabilang buhay. Hindi rin siya iniwan ni Lolo Sol na laging nasa tabi niya saan man ito magpunta. Sa loob ng sumunod na 3 taon ay hindi na namin napigilan pa ang paglala ng sakit ni Lola. Pero kahit ganoon ay sinikap pa rin namin siyang bigyan ng komportable, tahimik at masayang buhay, Papa Dudut. Papa Dudut, taong 2023 na siguro ang isa sa mga pinakamalalang taon para sa akin. Ng mga oras na ito ay hindi na makalabas ng kwarto si Lola. Hindi na niya kami kilala noon. Nakahiga na lamang siya sa kama at palagi nakatitig sa kisame ng kanyang kwarto. Nakasuot na siya noon ng diaper at araw-araw na siyang hinahainan ng pagkain sa kanyang silid. Kahit ganoon ay nanatili si Lolo Sol sa tabi ni Lola. Doon na sila mismo sa loob ng kwarto sabay na kumakain. Kahit na hindi siya maalala nito ay araw-araw na ikinikwento ni Lolo kay Lola kung paano ang naging buhay nila noong malakas pa sila. Para mabantayan ng maayos si Lola Luna ay isang helper ang kinuha ni Tito Victor para magbantay kay Lola 24/7.
busy na rin kasi siya noon dahil sinusubukan niyang isalba ang restaurant business nila Lola na nagsara noong pandemic. Papadudot, nakakadurog ng pusong makita ng babaeng nagsilbing ina. Noong ako'y naulila ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang dating mga ngiti sa mata ni Lola habang nakaharap sa kalan at nagluluto ng sangkaterbang ulam. Wala nang mga kwentuhan namin bago matulog tungkol sa masasayang alaala niya noong dalaga pa lamang siya. Hindi na nito nadidiliga ang mga halamang kinokolekta niya sa nagdaang taon. Hindi na niya nasusubaybayan ang paborito niyang palabas sa TV. Minsan ay napapaiyak na lamang ako habang pinagmamasdan ko si Lola na mag-isang nagsasalita habang binabalikan ang nakaraan sa kanyang alaala. Lola? Hello, Lola! Kumusta na po? Maayos naman. Ikaw ba yan, Amanda? Nasaan ang tatay mo? Ako po to, si Estrella. Sinong Estrella? Ako po yung apo niyo, yung anak ni Amanda. May anak na si Amanda? Kailan pa? Matagal na po. Halika, tulungan ko na po kayong bumangon. Kaya niyo po bang umupo? Sige. Aray ko, alalayan mo ko, iha. Kasi masakit na tong likod ko. Sumandal na lang po kayo rito sa unan. Papalitan ko lang po tong diaper nyo, ha? Tapos pupunasan ko po kayo ng maligamgam na tubig. Nasaan ba si Sol? Nagluluto po ng hapunan. Gutom na po ba kayo? Oo eh. Ano bang ulam? Nagluluto po si Lolo ngayon ng pork and beans. Antayin nyo na lang po. Dadalhin niya po dito yung pagkain tapos sabay-sabay po tayong kakain. Ikaw na ba yan, apo? Ang laki mo na pala. Naaalala niyo na po ako? Oo naman. Bakit naman kita makakalimutan? Kamukhang kamukha mo ang nanay mo. Pareho kayong maganda. Sa'yo po kami nagmana ng ganda eh. Sayang, hindi mo naabutan si Patricia at Manuel kanina. Naipakilala sana kita sa kanila. Sino po? Si Patricia, yung kaibigan ko. Tsaka si Manuel na manliligaw ko. Lola, si Patricia po at tsaka si Manuel, matagal na po silang patay. Anong pinagsasasabi mong bata ka? Matakot ka nga sa lumalabas dyan sa bunganga mo. Kumato ka sa kahoy at baka magkatotoo pa yan. Paano sila patay? Kausap ko lang sila kanina. Teka, nasaan na nga ba sila? Hindi man lang sila nagpaalam sa akin. Ano po bang pinag-uusapan niyo, Lola? Nangumusta lang sa akin si Patricia. Namimiss na daw niya ako eh. Hindi ko alam kung saan yun nagpunta at ang tagal niyang hindi nagpakita sa akin. Mabuti naman po at maayos pa rin ang lagay nila ngayon? Oo, wala silang ipinagbago. Pareho sila ni Manuel na hindi tumanda. Nakakatuwa nga eh. Parang ngayon lang ulit kami nagkita-kita. Eh si Lolo Sol po ba? Naaalala niyo pa siya? Oo naman. Bakit ko siya makakalimutan? Asawa ko yun. Opo, tama po kayo. Asawa niyo po si Lolo Sol. Nasaan na nga ba siya? Gusto niyo po tawagin ko siya? Oh, nandiyan na po pala siya. Gutom na ba ang lahat? Nandito na ang pagkain. Saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinihintay rito. Dalian mo na makapunta na ako sa karinderiya. Baka hinihintay na ako ng mga suki ko ron. O sige, kumain na tayo. Estrella, ihanda mo na tong pagkain ng lola mo. Sige po. Lo, ang saya ko ngayon. Alam niyo po kung bakit? Bakit? Kasi po, naalala na ako ni Lola. Tinawag niya akong apo. Mawala ka man sa isipan niya. Tsaka ko na kailanman, hinding-hindi ka mawawala sa puso ng Lola mo. Halika na, kumain na tayo.
Huwag ka nang umiyak dyan. Paiiyakin mo rin ako eh. Papa Dudot, March 15, 2023, namatay si Lola Luna. Si Lolo Sol ang unang nakakita sa kanya. Bumangon siya ng maaga noong araw na yon para ipagluto ng agahan si Lola. Pero pagbalik niya sa kwarto ay saka lamang niya napansin na hindi na pala ito humihinga. Namatay siya sa kanyang pagkakatulog, Papa Dudot. Tahimik, mapayapa at mangiti sa kanyang mga labi. Naalala ko pa rin hanggang ngayon ang huling gabi na magkakasama kaming tatlo alas 8 na noong binibihisan ko si Lola. Bigla siyang naging madaldal at nagulat nga ako noon dahil bigla niya kaming naalala. Imbis na matulog ng maaga ay nakipagkwentuhan kami sa kanya dahil noon lamang ulit siya naging aktibo. Para nga siyang walang sakit noon, Papa Dudot. Nagbalik tanaw kami sa mga masasayang pangyayari sa buhay namin noon. Naikwento pa nga niya ang tungkol sa pag-amin niya noon kay Lolo Sol sa kasagsagan ng bagyo habang nasa bubungan sila ng isang bahay. Sobrang saya ko ng time na yon, Papa Dudot, dahil puro tawanan lamang kami. Ginamit ko ang chance na yon para magpasalamat sa kanya sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa akin at sa nanay ko. Sinabi ko sa kanya na sobrang proud ako dahil inabot niya ang mga pangarap niya para sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Pumikit siya ng gabing yon na masaya at maingiti sa mga labi hanggang sa hindi na po siya dumilat, Papa Dudot. Lo, okay lang po ba kayo? Oo, okay lang ako. Gusto niyo po bang umuwi na tayo para makapagpahinga na kayo? Dito na lang muna tayo sa sementeryo. Gusto ko munang samahan ang lola mo. Hindi po ba kayo napagod sa libing? Hindi ko paramdamang pagod ngayon. Mas nangingibabaw pa rin yung sakit ng pagkawala ng lola mo eh. Alam ko po yung nararamdaman niyo, Lo. Ako man eh, hirap pa rin akong tanggapin na wala na si lola. Kung pwede lang sana na dito na ako tumira eh, gagawin ko. Lo, di ko pa kayang iwan ang lola mo, Australia. Nangako ako sa kanya eh. Sinabi ko sa kanya na di ko siya iiwan. Never nyo naman po siyang iniwan eh. Simula noon hanggang ngayon, lagi kayong nasa tabi ni lola. Hindi nyo siya pinabayaan. Pero kahit na, parang hindi ko alam. Paano ko nagagawin ngayon yung party ko bilang asawa niya kung wala na siya? Isipin na lang po natin na nasa masayang lugar na ngayon si Lola. Opo, masakit na wala na siya sa tabi natin. Pero hindi ba mas panatag na ang loob natin na nakakapagpahinga na siya? Na wala ng paghihirap? Mamimiss ko ang Lola mo. Sobra. Ako rin po. Ang daya niya. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Ni hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Parang kalahati ng pagkatao ko nawala nung namatay ang lola mo. Paano ko ngayon naharapin ang kinabukasan nang wala siya? Parang wala na akong rason pa na manatili rito eh. Lo, huwag niyo naman pong sabihin yan. Parang gusto ko na rin sumama sa kanya. Huwag naman po. Paano naman po ako? Mawawala na naman po ako ng magulang? Pasensya ka na. Hindi ko pa rin talaga matanggap eh. Naiintindihan ko po kayo. Nalulungkot lang ako na para bang unti-unti nang nabubura sa mundong to yung mga alaala namin. Yung mga kaibigan namin, kamag-anak, kakilala, isa-isa na silang nawawala. Yung panahon namin noon, napapalitan na ng bagong henerasyon. Nakakalungkot na wala na akong makausap tungkol sa masasayang nakaraan namin. Hanggang alaala na lang talaga ang lahat. Hindi po mabubura ang mga alaala ninyo ni Lola. Alam niyo po kung bakit? Kasi pinasa niyo na sa akin yung kwento niyong dalawa. Hindi ko man nasaksihan yung kabuuan ng pinagdaanan ninyo. Napakinggan ko naman ang magandang kwento niyong dalawa.
at yung naging buhay nyo? Makatitiyak kayong ipapasa ko rin to sa mga magiging anak ko, na minsan may isang dalaga at binatang pinagtagpo ng tadhana, nagmahalan at bumuo ng isang masayang pamilya na siyang dahilan kung bakit kami nandirito ngayon. Maraming salamat, Apo. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo, Lo. Dahil kayo ang nagsilbing inspirasyon ko sa buhay. Sa ngayon ay nananatili pa rin masigla si Lolo Sol. Isang taon na simula noong nawala si Lola Luna, pero hanggang ngayon, hindi pa rin kami nakakapag-adjust sa pagkawala niya, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang bakas niya sa mga puso namin. Ganun pa man ay patuloy pa rin kami sa pagsusumikap at paggawa ng mga bagong alaala sa ngalan niya. Papa Dudut, isa kayo sa mga nagbigay saya kay Lola Sol sa panahon ngayon. Paborito niyang tambayan ang veranda ng bahay namin. Dala ang kanyang pananghalian at bitbit ang isang lumang radyo. Doon ay araw-araw siyang nakikinig sa Barangay Love Stories. Yun araw kasi ang tanging paraan niya para alalahanin si Lola Luna. Tuwing nakatingin siya sa maaliwalas na kalangitan, ay nai-imagine daw niya na kasama niya si Lola mula sa langit at nakikinig sa programa ninyo. Yun na kasi ang nakagisna nilang libangan bilang mag-asawa. Kaya ako nga po naisipang magpadala ng sulat sa inyo para naman may bahagi ang kwento ng lolo at lola ko. Sila ang patunay na ang pagmamahalang wagas ay kayang lagpasan ang anumang pagsubok sa buhay. Papa Dudut, lubos po akong nagpapasalamat sa inyo dahil pinagbigyan ninyo ang napakahabang kwento na ibinahagi ko sa inyo. Tiyak akong matutuwa si Lolo kapag narinig niya ang sarili niyang kwento sa programa ninyo. Bilang nandito na lang din po ako ay gusto ko pong ipag-shout out ang number one listener ninyo. Walang iba kundi ang aking Lolo Sol, pati na rin ang mahal kong si Lola Luna. Ito na po ang wagas ng aming kwento. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Estrella. Lahat po tayo ay pangarap na makasamang tumanda ang taong pinakamamahal natin. Sa panahon ngayon ay mahirap na itong maranasan. Pero hindi naman po ito imposibleng makamit. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa iyong minamahal para ikaw at ang iyong minamahal ay sabay na tumanda. Hanggang sa muli, mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio.